Good morning, class. Good morning, teacher. Okay, so mukhang lamya-lamya kayo. Mukhang inaantok pa kayo, no? Sige nga, tumayo tayong lahat. Tayo ay aawit. Okay? Kamusta kayo? Okay, okay. Sige, aawitin natin yung lagi nating inaawit tuwing magsisimula yung ating pag-aaral. Kamusta? 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 Kamusta kayong lahat? Aboy tuwang-tuwa, masaya't nagagalak. Tra-l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 a. Tra-l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 a. Tra-l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 a. Tra-la-la-la-la-la-la-la-la. O, isa pa! Awayin niyo yung matabi niyo! Kamusta? 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 Kamusta kayong lahat? Aboy tuwang-tuwa, masaya't nagagalak. Tra la 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 la. Okay, maraming salamat. Sige, maaari na kayong maupo. Sino ang nais na manguna sa pananalangin? Okay, halika dito, Romeo. Sige, pangunahan mo kami sa isang panalangin. Tayo yung muko at manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito na kami ay nakarating dito sa school at iningatan niyo po kami. Tulungan niyo po kami sa aming pag-aaral. Ito po ang aming panalangin sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. Amen! Maraming salamat, Romeo, sa pagsisimula ng ating araw sa pamamagitan ng panalangin. At bago tayo mag-aral, gusto niyo bang maglaro? Oo! Sige! Okay, ang gagawin natin sa ating laro ay meron tayong volunteer. Sino gusto mag-volunteer? Okay, pipiringan natin yung mata mo, tapos meron akong ipapahawak sa iyong mga bagay, tapos huhulaan mo ito. Handa na kayo? Oo! Sige, sino gusto mag-volunteer? Ako po. Okay, halika dito. Ayan. Sige, pwede mo nang piringan ng iyong mata. At, okay, ito yung mga bagay. Habang nakapiring yung mata mo, ipapahawak ko sa iyo ang mga ito at huhulaan mo kung ano sila. Sige. Okay. Makinis. Pabilog. Bola po. Hindi bola. Jackstone. Jackstone po ito? No. Hindi. Paoblong. Itlog. Tama, isa nga yung itlog. Ito naman yung pangalawa. Walang maingay class, ha? Uy, mabigat. Pabilog yung dulo. Tapos, mabigat. May pagbukasan. Sardinas po. Tama. Sardinas. Lata, lata. Very good. Isa yung lata. Ito naman yung pangatlo. Sige, sino gustong mag-try? Okay, tapos ka na. Sino naman yung gustong mag-try na magtakip ng mata? Okay, ikaw, halika dito. Takpan mo na yung mata mo. Okay. Class, huwag maingay, ha? Hulaan mo kung ano ito. Pahaba na pabilog yung dulo. Tapos, patulis. Lapis. Lapis po, lapis. No, it's not. Hindi. Ay, medyo mataba. Crayon.
crayons. Tama, isa nga yung Crayola. Sige, eto naman. Mahulaan mo kaya kung ano to? Maliit? Teka. Pa-square. Wait lang. Parang alam ko to eh. May mga butas. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim na square. Cube. Chicken cubes. Hindi. Medyo mabigat. Dice po. Very good. Yan ay dice. So, nag-enjoy ba kayo sa laro natin? Oh. Yan. Yung nilaro natin ngayon ay may kinalaman sa ating pag-aaralan. Ito ay tungkol sa mga solid figures. Sabay-sabay nga natin basahin. Solid figures and plane figures. Yan. Pag-aaralan natin kung ano nga ba yung mga solid figures at plane figures. At pagkatapos nito ay matututunan ninyo kung paano ang pagkakaiba ng solid at plane figure. We will be able to differentiate solid figures from plane figures. At matututo rin kayo kung paano mag-drawing ng mga bagay na magagamit ninyo sa kung paano magbuhit ng mga bagay na kamukha ng mga solid figures at plane figures. At sa huli ay matututunan ninyo kung ano nga ba ang importansya ng pag-aaral natin patungkol sa mga solid figures at plane figures. Sige. Una, meron tayong tinatawag na, basahin nyo nga, plane figure. Kapag sinabing plane figure, it is a figure that has no thickness. Ibig sabihin, ito ay 2D. Kapag sinabing 2D, sino din ang may alam kung ano ang 2D? Pag sinabing 2D, merong taas at lapad. Okay. At ito rin ay flat. Ibig sabihin, isang halimbawa ng plane figure ay ito. Sino makakapagsabi sa akin kung anong hugis ito? Sige nga, EJ? Rectangle. Very good. Ito ay isang rectangle at ito ay isang halimbawa ng plane figure dahil ito ay flat, merong taas at lapad, at ito ay two-dimensional. Okay, very good. At ang lahat ng mga nandito ay rectangle, circle, square, triangle, quadrilateral, at pentagon. Yan ay mga halimbawa ng plane figure. Maaari ba kayo magbigay ng halimbawa ng plane figure? Sino bang may alam na halimbawa ng plane figure? Sige, Alfred. Octagon, sir. Octagon. Very good. Okay, Ian. Ano yung alam mong halimbawa ng mga plane figure? Square po. Square. Tama. Mayroon tayong square dito. Lagi yung natandaan, kapag sinabing plane figure, flat lang siya, at hindi siya, meron lang siyang two-dimension. Okay? So, ano naman ang pagkakaiba ng plane figure sa solid figure? Ayan. Meron tayong tinatawag na solid figure. Ang solid figure, meron siyang thickness. Sabihin nyo nga, thickness. Thickness. Kapag sinabing thickness, yan ay yung kapal. Yan ay kung yung plane figure, meron lang siyang taas at lapad, yung plane figure, meron siyang thickness. Kapag sinabing thickness, yan ay 3D. Okay? Siya ay maituturing na 3D kasi meron siyang taas, lapad, at kapal. Isang halimbawa nito, yan yung taas, kung gaano siya kataas, kung gaano siya kalapad, at kung gaano ito kakapal. Kapag ganito yung itsura ng isa ito sa halimbawa ng mga solid figure.
Okay. May ilang halimbawa ng solid figure akong ipapakita sa inyo. Unang halimbawa ng solid figure ay prism. Sabihin nyo nga, prism. 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 Very good. Pag prism. Kapag sinabing prism, meron siyang dalawang base na congruent. Sabihin nyo nga, congruent. 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 Kapag sinabing congruent, magkaparehas. Ibig sabihin, yung base niya ay pareho sa taas at sa baba at meron siyang mga lateral bases. Pag sinabing lateral bases, ito, ito, ayan. Para mas maintindihan niya, meron akong halimbawa dito ng prism. Okay? Ito ay isang halimbawa ng prism. Okay? Meron siyang base. Yung taas at yung baba, magkapareho. At meron siyang lateral faces. Ayan. Meron siyang lateral faces. Iikot ko ito. Sino makakapagsabi sa akin kung ilan ang lateral faces ng cube? Okay, ng prism na ito. Ito ay tinatawag na cube. Okay? Ito ay isang halimbawa ng prism. Ilan ang lateral faces ng cube na ito? Seven. Ah, sige. Apat, seven. Apat. Bilangin nga natin. Sabay-sabay tayo. Isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Ayan. At meron siyang base na square na kapareho din ng sa ilalim. Okay? So, yan ay isang halimbawa ng prism. Okay. Next tayo. Meron tayong iba pang halimbawa ng prism. Meron tayong tinatawag na triangular prism. Sabihin nyo nga, triangular. Triangular. Kapag sinabing triangular, yung kanyang base ay triangle. Okay? Para mas maintindihan ninyo, ito siya. Meron tayong triangular prism, rectangular prism, at cube. Yung cube, yun yung ipinakita ko sa inyo kanina. Ito ay halimbawa ng prism. Yan. Bilangin natin kung ilan yung lateral faces niya. Okay, handa na kayo? Oo. Sige, isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Lima. At kapag lima ang hugis, yan ay tinatawag na pentagon. Pentagon. At kapag ang pentagon ay ang base ng isang prism ay pentagon, tinatawag itong pentagonal prism. Okay. So meron din tayo ditong tinatawag na triangular prism. Ang isang halimbawa nito ay ito. Okay. Triangle. At triangle din sa kabila. Yan. Okay? Isa pang halimbawa niyan ay ito. Okay. Bilangin natin kung ilan yung lateral faces nito para malaman natin kung ano ang tawag sa prism na ito. Bilangin natin. Isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Lima. Anim. Kapag sinabing anim, yung base ng isang prism, ano yung iba pang tawag sa anim? Sino nakakaalam? Plus points para malaman ko kung natututo ba kayo doon sa mga huli nating tinuro. Napag-aralan natin ito sa polygon na kapag anim, yung sides ng isang hugis ay tinatawag itong? Sir. Sige. Hexagon, sir. Hexagon. Ito ay hexagon. At meron siyang hexagon sa taas at hexagon sa ilalim. Kaya tinatawag itong hexagonal prism. Very good. Okay? Lagi niyong dadandaan, kapag sinabing prism, yan ay magkapareho yung taas at yung baba na tinatawag nating base. Sabihin niyo nga, base. Okay, magsulat kayo ha kasi mamaya meron tayong quiz. Ano naman yung tawag
doon sa pisngi ng mga prism natin? Lateral face. At yung itong dulo na to, anong tawag dyan? Vertex. Yung dulo, yan ay vertex, tama. At ito ay? Edge. Very good. Sige. Pwede niyong kopyahin yan para may pag-reviewan kayo sa susunod. Yan. Susunod na halimbawa ng prism ay tinatawag nating cylinder. Cylinder. Cylinder, tama. Pag sinabing cylinder, yung kanyang base ay bilog. Ayan. Kanyang base ay bilog. Okay, para mas maintindihan nyo, ito ay halimbawa ng cylinder. Okay? Ayan. O sige, mag-recitation tayo na. Magbigay nga kayo ng mga bagay na cylinder, mga bagay na ginagamit ninyo sa bahay. Patay ka lang, kukunin ko yung record ko para meron kayong plus points. Sige, para sa ating recitation, sinong gustong magbigay ng bagay na cylinder na makikita sa loob ng bahay niyo? Sige, sino? Recitation! Okay, Ian. Baso, sir. Baso, very good. Okay, plus points. Yan. Sino, ano pa? Baso lang ba yung makikita sa bahay niyo? Baso pa? Ano yun, Alfred? Tubo po. Tubo. Yan, yung dinadaanan ng tubig. Yan. Okay. Pwede? Okay, very good. Alfred and Ian, sila lang ba yung merong recitation ngayong araw? Ano pa yung mga nakikita sa bahay na cylinder? Wala na? O sige, mamaya na, meron pang recitation. Okay. Lagi yung natandaan, anong tawag dito? Cylinder. Very good. Ngayon naman, meron tayong tinatawag na isa pang uri ng solid figure na tinatawag na pyramid. Sabihin nyo nga, pyramid. 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 Ayan. Pag sinabing pyramid, meron siyang isang base, pero yung taas niya ay hindi kamukha ng base, kundi patulis. At ang tawag doon sa patulis ng pyramid ay? Apex. Apex. Okay, nagsusulat kayo ha? Apex. Okay, pag sinabing pyramid, merong base at merong apex. Kapag naman yung prism, magkapareho ng base. Ito, isa lang yung base, yung taas, apex. Okay, at yung kanyang mga lateral faces ay triangle. Naunawaan po? Oo. Okay, ito yung mga ibang halimbawa ng pyramid. Okay, yan. Okay, meron tayo dito ang dalawang pyramid. Yan. Itong pyramid na ito ay meron siyang apat na yan. Apat ang kanyang base. Apat yung hugis. Square yung hugis ng kanyang base. At yan ay isang pyramid. Meron din tayong tinatawag na triangular pyramid na kung saan yung kanyang base naman ay tatlo or patriangle. Okay? Naunawaan niyo po kung anong pyramid? Oh. Sige. Okay, habang nakikinig kayo, pwede kayong magsulat. Sige. Next naman, meron tayong tinatawag na cone. Sabihin nyo nga, cone? Cone. Cone. Pag sinabing cone, para siyang pyramid, pero yung kanyang base ay pabilog. At ito yung halimbawa ng cone. Sige. Okay? Meron ba sa akin makakapagbigay kung ano yung mga totoong bagay na kahugis ng cone? Yeah. Sige. Presentation tayo. Okay, Miko. Apa. Very good. Okay. Ang apa ay isang cone. Tama. Yan. Sige. O, bukod sa apa, ano pa?
Oh, sige, Ian. Birthday hat, sir. Birthday hat. Very good. Okay, yun yung mga madalas na nakikita sa birthday hat. Okay. Plus points kay Ian. Yan. Bukod sa apa at birthday hat, ano pa yung isa sa magagandang tanawin dito sa Pilipinas na kahugis ng cone? Sige nga. Bibigyan ko ng plus 5. Yung dinarayo ng mga turista. Sige, sino makakapagsabi? Yung kanyang hugis ay perfect na cone. Sige, Miko. Bundok. Bundok? Okay, yung bundok, maaaring meron siyang mga lateral faces. At yung base ng bundok ay hindi naman gaanong pabilog. Meron ding mga sulok yan. Okay, nice try, Miko. Ano pa? So, tingin nyo, ano yung isang napakagandang tanawin dito sa Pilipinas na kapag nakikita mo siya, talagang mapapansin mo pa cone yung itsura niya. Okay, cone. O, clue. Ito ay sumasabo. O, sige. Okay, Vermar? Vulcan, sir. Han? Okay. Perfect na cone. Vulcan po. Yung vulcan. At makikita ito sa Albay. Tama, ito ay isang vulcan. Makikita sa Albay. Vulcan Mayon. Vulcan Mayon. Very good. Alam nyo ba, ang Vulcan Mayon ay kahugis niya yung cone. Kapag nakita mo siya, pag-anon talaga yung hugis niya. Ayan. Very good, Miko. Nakabawi ka. Yan. Next naman, meron tayong, next na solid figure ay meron tayong tinatawag na sphere. Sabihin nyo nga, sphere. Sphere. Kapag sinabing sphere, yan ay kaitsura ng bola. Nakakita na kayo ng bola. Sino pa hindi nakakita ng bola dito? Yan, bola. Kahit na nung bola. Bola ng jackstone, bola ng volleyball. Okay, maliban yung bola ng football. Yung bola ng football, hindi yung sphere kasi pa-oblong siya. Pero yung mga bola nito ay bola na sphere ay beach volleyball, ay beach na bola na pang beach, yung malaki, nakikita na kayo nun. O kaya naman yung bola sa arcade, sa pang basketball. Ayan, familiar? Okay, merong hindi sumasagot, baka hindi pa kayo nakakita ng bola ha? Yan, ang tawag doon ay sphere. O sige, recitation ulit tayo. Meron ba ditong makakapagbigay sa akin ng bagay na makikita sa loob ng bahay na hugis sphere? Sige. Okay, Vermar? Globe po, sir. Globe or globo. Yan, globo. Very good, Vermar. Yung ating globo, yan ay para siyang bola, pero hindi siya ginagamit sa paglalaro. Meron siyang mga mapa. Yan, yun na tiyatawag natin globe at ang kanyang hugis ay sphere. Pero, tatandaan nyo, hindi ganun yung actual na itsura ng ating planeta, ha? Hindi yung talagang bilog na bilog. Now, yan ay tinatawag nating spheroid or oblate spheroid. Mukha siyang sphere pero hindi perfect na sphere. Now, okay? Bukod sa globo, ano pa yung pwede nating ipagkita ang halimbawa ng mga bagay na kahugis ng sphere? Sir. Sige, Alfred. Sir, yung laruan ko po, yung Jordan po. Very good. Yan ay sphere. Okay. So, naunawaan nyo na kung ano yung sphere? Yan. So, nalaman nyo na po ba kung ano ang pagkakaiba ng plain figure at solid figure? Opo. Lagi nyo natandaan, lahat ng mga bagay dito sa paligid natin ay merong plain figure at merong solid figure. Yan. We live in a three-dimensional world. These figures are all around us. Kahit saan ka tumingin, merong mga
meron yung square, meron yung rectangle, lalo na meron din yung cube, yung box, yung sphere. Yan, lagi nyo nakikita. At napakainam na maunawaan nyo kung ano yung mga yon at kung ano yung tawag sa kanila para mas magamit nyo sila kapag nakita nyo sila. Okay? So, magkakaroon tayo ngayon ng activity. Meron ako dito isang picture. Yan. Sige. Halimbawa, meron kayong kotse. No? Kotse. Tapos, ikaw yung maglalagay ng gulong. Sige nga. Ano yung pinakamaninam na gulong na ilalagay natin dyan? Ito bang cylinder? Ito bang cube? Ito bang triangular prism? Itong prism na to, tsaka ito, prism at tsaka cylinder. Ano kaya yung pinakamainam na ilagay natin dyan? Sige nga. Sino nagsabing letter A? Oh. Yan. Oh, meron ba dito, pwede ba yung letter B? Hindi. Oh. Okay, hindi. Bakit? Kasi merong mga sulok. At kapag yan, nilagay mo dito, yung sasakyan ay hindi aandar ng maayos. Kung aandar man siya, yan ay babako-bako or masisira agad yung sasakyan. Kaya kailangan ay? Hindi siya sphere. Yan ay cylinder. Okay. Yung cylinder kasi, yung kanyang mga base ay pabilot at wala siyang sundok. Ibig sabihin, kung nilagay mo yan dun sa sasakyan, dun sa ponche, hindi siya, hindi masisira agad at saka pwede siyang mag-rotate or umikot. Yan. Sige. Meron pa tayong isang activity. Labas ninyo yung inyong mga papel. 1/4, bring out 1/4 sheet of paper. At ang isulat niya lang ay solid or play. Sige? Meron ng papel? Oo. Oh, ito walang papel. Bigyan nyo lang ng papel. Ayaw. Bigyan nyo lang ng papel. Ano ba? Sige? Okay. Meron ako mga ipapakitang picture dito at sasabihin nyo lang kung siya ba ay solid figure o plane figure. Handa na kayo? Sige. Oh, boys sa likod, maglayo-layo. Magkokopyahan na naman kayo, ha? Sige. Number one, walang maingay, isulat ang sagot. Sige. Oh, kung nakinig kayo mabuti kanina, alam nyo kung ano yan. Sige, daldalan kasi ng daldalan dyan, ha? Kaya tuloy, kopyahan kayo. Sige, number two, yung ating moon, yung buwan. Yan ba ay solid o plane figure? Sige. Tapos na? Number three na tayo? Oo. Sige. Yan. Ano yan? Piatos? Yan ba ay solid figure o plane figure? Sige. Tapos na? Okay, number four. Pyramid. Yan. Yung pinakita kong pyramid dito sa inyo kanina, maliit lang yan. Pero yung totoong pyramid na matatagpuan sa Egypt, kung ito yung pyramid, yung tao ganyan lang kaliit. So, sobrang laki. Yan. Yan ba ay solid o plane? Okay, write your answer. Number five. Yan. Tapos na? Tapos na. Okay. So, pass your paper. Ipasa sa harapan. At ibigay sa akin. Okay? Thank you. Yan. Sige. Mamaya, i-check natin yan. Okay. Ilabas nyo yung inyong... Ngayon naman, ilabas nyo yung inyong mga bond paper at lapis. Di ba, pinassignment ko sa inyo kahapon yun? Magdala ng lapis at bad paper kasi kayo ay magdodrawing. Okay. Yan. Sino gusto magbasa ng instruction dito? Okay, EJ, pakibasa. Draw real life objects of the following figure. Yan. Draw real life objects of the following figure. Okay, meron na rin itong triangular prism, cone, cube, at sphere. Ito yung tsura ng sphere. So, magdodrawin lang kayo ng mga bagay na alam ninyo na kamukha ng mga ito. Alimbawa, itong cube.
So, ano nga ba yung mga bagay na nakikita nyo sa bahay na cube? So, sa number 4, mag-drawing kayo ng bagay na cube. Sige nga, pwedeng mag-drawing kayo ng regalo. Ayan. Okay? Ah, sige, mag-drawing na kayo. Ayan. Time's up. Okay? Sige, pasa na yung papel. Okay. Ayan. So, natuto ba kayo ngayong araw? Marami ba kayong tutunan? Okay, very good. Sige, para tayo ay uuwi na. Sige, magsitayo kayong lahat. Tayo kayong lahat. Tayo ay aawit. Alam niyo na yung awit na to, ha? Tayo ay magpaalam na. Tayo ay magkikita pa. Sa muli nating pagsasama, tayo'y matututong magkasama. Goodbye, class! Goodbye, teacher! Goodbye, classmates! See you tomorrow! Okay, sige. Pwede na kayong umuwi. Aray ko!